The Great Plague of London. Nangyari ito noong 1665 hanggang 1666 sa London, United Kingdom. Ang death toll na nakatala sa contemporary bills of mortality list ay 68,576. Hindi isinapubliko ang tunay na bilang ng namatay at masasabi na aabot ito sa 100,000. Alam ba ninyo na ang tanyag na diarist na si Samuel Pepys ay namalagi sa London sa buong taon ng plague? Kaya't karamihan sa ating impormasyon ay galing mismo sa kanya kung ano ang kanyang naging karanasan sa Great Plague. Noon pa mang Black Death. Ang London ay nakaranas na ng maraming mga outbreaks at nagtala na rin ng maraming quarantine system para maiwasan ang pagkalat ng infeksyon katulad ng pagsarado ng kanilang tahanan. Hinigpitan nila ang pagpasok sa mga gusali, nilagyan ng krus ang kanilang pintuan at iba pa. Pero ang epidemya na ito ay kakaiba sa lahat. Ang populasyon ng London ay natriple sa pagitan ng 1650 hanggang 1665 noong nagkaroon ng plague. Nagkalat din ang populasyon ng mga daga na makikita sa daan. Dahil dito nagkaroon ng problema sa mga daga at nagpunta sa mga tirahan ng mga tao at dito na nagdulot ng impeksyon ang mga daga dahil sa kanilang mga pulgas. Ang pinakaunang naitalang kaso nito ay noong Abril, at nagsunod-sunod na ang pagkakaroon ng kamatayan ng mga tao sa London. Ang mga nasa King's Court at mga mayayamang mga tao ay naapektuhan kasunod ang mga abogado, doktor at iba pang mga propesyonal. Ang mga doktor na eksperto sana sa sakit na ito ay hindi marunong sa paglunas ng sakit at dahil dyan marami ang mga namatay na tao at inabandunan na lamang ang mga may sakit nito. Ang normal na pamumuhay ng mga tao ay nasira. Isinara ang mga hotels, nakaban ang palengke. Sinarado ang mga shops maging ang mga aso at pusa ay pinatay dahil sa pangamba na nagdadala rin sila ng impeksyon. Hindi nila alam na ang mga daga pala ang tunay na dahilan ng plague. Ang mga nasa simbahan ay gumawa ng order para ipagdasal ang mga may karamdaman, tinulungan nila ang mga may sakit, nilagay nila sa kanilang mga simbahan. Inalagaan at ang iba ay inantay na lamang ang kanilang kamatayan. Noong buwan ng Agosto, ang plague ay kumalat sa buong bansa. Umabot ito hanggang sa AM sa Derbyshire kung saan ang mga tao ay nag-quarantine para maiwasan ang sakit. 3/4 ng mga nasa village ay namatay. Sa London, libo-libo ang namatay sa unang linggo ng Setyembre. Nagsunog sila sa kanilang mga kalsada at ang kampana ng kanilang simbahan ay palagi nilang pinapatunog. Noong lumalamig na ang panahon, ang bilang ng impeksyon ay bumaba at bumagal at ang mga taga-London ay nagsimula na ding bumalik sa kani-kanilang mga tirahan. Ang hari ay nagbalik noong Pebrero taong 1666. Pero mayroon pa ding panibagong mga kaso ng plague na naitala sa buwan ng Setyembre. Noong nasira ang Great Fire doon na din natapos ang plague at nakawala na rin ang London sa sakuna o sakit na ito. Kung nagustuhan ninyo ang aking video, huwag kalimutang mag-like, comment, at subscribe.